Mencho, I feel so bad. Really, wala akong magawa. I'm such a bad mother. Huwag mo naman sisihin yung sarili mo. Bakit hindi? It's all my fault anyway. Ako na naman ang may kasalanan ng lahat. I was never there for Marco when he needed me. Growing up, wala ako palagi sa tabi niya. He was a little kid, kasama ko palagi yung asawa ko. And I was always the dutiful wife, not the dating mother. Ang laki na pagkukulang ko sa anak kong yun. Ate, kahit naman ako nag-aalaga kay Marco nung maliit siya, tuwing busy ka, importante pa rin siguro na ikaw pa rin nag-aalaga kay Marco. Eh, nangyari, busy ka kay Kuya Lucas. Tapos ito namang si Kuya Lucas, si Brandon ang paborito. Yun nga. Naramdaman din ni Marco na mas mahal ni Lucas si Brandon. Naramdaman ni Marco na walang nagmamahal sa kanya. Kaya nung dumating si Aliana, kumapit talaga siya. Napamahal siya talaga sa babaeng yun kasi he needed somebody to love. And she loved him. Pero babawi ako. Paano, ate? Isn't it too late? It's never too late, Mencho. Aliana. I'm Catherine. You came. Si Marco. Halika. Puntahan natin siya. Come on. Marco, anak, may bisita ka. Open the door. Marco! Marco! Why am I so sick?